pag ng Panginoon. Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mami na mahal na mga kapatid, ngayong araw na ito, ginugunitan natin ang isang ubispo at pantas ng ating simbahan, si San Juan Crisostomo. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig, niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang ubispong si San Crisostomo. Sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral, ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman
pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghahariam pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit gayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at ang malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis sa tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ng mapagmahal, tanay pinag-uunlakan. Purihin ka't pasasalamatan ang Diyos araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat dapat siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o puon, ang iyong nilalang. Lahat ng nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalang, gantimpala ninyong tanang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo dahil sa anak ng tao ay kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit,
gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan, sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mahapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mabuting balita, napakinggan po natin kung sino ang mapapalad at sino ang mga aba. Pero atin hong titingnang mabuti na ang pagkakapahayag na ito ni Jesus ay hindi ibig sabihin ganon kaliteral na pagsasabi kung hindi meron siyang nais na iparating na mensahe. At ano po ito? Sabi ni Jesus, aba ninyo, o mapalad kayong mga dukha, mga nagugutom, mga tumatangis. Marami po sa mga kapatid natin nagugutom. Pero hindi ibig sabihin sila'y pinaghaharian ng Diyos. Nanu natin yan, hindi porke tayo'y nagugutom, pinaghaharian po ako ng Diyos. Hindi dahil tayo'y ay dukha, tayo ay kinalulugdan ng Diyos. Hindi rin dahil tayo ay tumatangis, tayo'y kinalulugdan ng Diyos. At hindi rin naman dahil tayo'y mayaman, tayo ay aba sa paningin ng Diyos. Hindi rin dahil busog o masaya tayo ngayon, tayo ay aba na sa paningin ng Diyos. Saan ho sila magtatagpo? Mga minamahal na mga kapatid, kung yung mga paghihirap natin sa mundong ito ay nagiging dahilan para tayo'y lumayo sa Diyos, hindi nalulugod ang Diyos sa atin. Subalit kung ang paghihirap natin sa mundong ito'y nagdadala sa atin papalapit sa Diyos, yan, mapapalad tayo. Sa iyong pagdadalamhati sa mundong ito, iniaalay mo ito para sa Diyos, mapalad ka. Sa iyong kagutuman at paghihirap, ito'y iniaalay mo para sa Diyos, mapalad ka. Pero kung ikay nagdudusa, ikay nahihirapan, may mga problema ka sa mundong ito, at sinisisi mo ang Diyos, nagagalit sa Diyos, hindi ka pwedeng tawaging mapalad. Ganun din naman sa mayaman, sa mga natutuwa, sa mga nagagala, sa mga nabubusog. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magsaya. Dahil pag tayo nagsaya, ako'y magiging aba sa paningin ng Diyos. Hindi. Kung ang kasayahan mo, ang kagalakan mo, ang kayamanan mo, o ang tinatamasa mong kaligayahang ito'y nagdadala sa iyo papalapit sa Diyos, mapalad ka rin. Pero kung ang kayamanan, ang iyong pagkabusog, ang iyong kaligayahan ay naglalayo sa iyo sa Diyos, yun yung sinasabi ni Jesus, sa aba ninyo. Mga minamahal na mga kapatid, ano man po ang pinagdaraanan natin sa mundong ito, ikaw man ay gutom o busog, kung ito'y para sa ikadarakila ng Diyos, mapalad ka. Subalit kung ito'y naglalayo sa iyo sa Diyos, aba ang tawag sa iyo. Kung ikaw ay dukha ngayon, o kung ikaw man ay mayaman ngayon, subalit ito'y nagdadala sa iyo papalapit sa Diyos, mapalad ka. Subalit kung ito'y naglalayo sa iyo sa Diyos, aba sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid,
Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya. Ang ating katatayuan ay iba't iba. Ang ating estado sa buhay, iba't iba. Hindi lahat pwede masaya. Hindi lahat pwede malungkot. Iba't iba ang ating nararamdaman. Iba't iba ang ating kalagayan. Subalit ang tanong sa atin, ito ba ay nagdadala sa atin papalapit sa Diyos para tayo'y maging mapapalad? O ito ba'y naglalayo sa atin sa Diyos para tayo'y maging mga aba? Ipanalangin po natin sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, anuman po ang ating katatayuan, anuman ang ating nararamdaman, anuman ang estado natin sa buhay, panalangin natin, sana ito'y magdala sa atin papalapit sa Diyos upang tayo ay mapabilang sa mga mapapalad. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana,
Hosanna, Hosanna sa kalitasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Crisostomo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming katanim sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikahan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Ikaw ang aking kaluluwa.
sana sa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muod at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula pag-asa at kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin at tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo,
Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego o clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating pong 14 ng Setyembre, ay sisimulan natin ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa gatap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Humayo kayo at gawin mga alagad ang lahat ng mga bansa.